May bisa pa rin ang warrant of arrest kay Delphine Lee matapos maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa desisyon noon ng Court of Appeals. Pero ang company Lee nanindigan pa rin illegal ang pag-aresto sa kanya. May news to go si Leah Manyalak at Del Castillo. Habang dinidinig sa korte ang legalidad ng pag-aresto sa real estate magnate, naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Pinipigilan nito ang pagpapatupad sa naunang desisyon ng CA sa pagbawi ng kasong syndicated estafa laban kay Lee, pati na ang pagpapawalang visa sa kanyang warrant of arrest. Ibig sabihin, may visa pa rin ang warrant na ginamit ng mga pulis sa pag-aresto kay Lee. The TRO is effective immediately and continuing until further orders from the court, and is directed against the implementation of the Court of Appeals November 7, 2013 decision. Tumangging magkomento ang kampo ni Lee tungkol sa TRO, pero muli nilang iginiit na walang basehan ang kasong syndicated estafa na isinampa laban sa negosyante. In the civil case, they said there is no damage. If there is no damage, there is no estafa. And they are barred by that. When they said they're only asking for litigation costs, In civil law rules, you cannot say that otherwise in any forum for that matter. That's what I'm saying. Eh kung palang may 6.6 kang nawala, ba't hindi mo sinabi doon sa civil case? Pinaninindigan ng abogado ni Lee na illegal ang pag-aresto sa real estate magnate. Isa sa mga pinanghahawakan nila ang sulat na pirmado ni PNP Chief Alan Purisima kung saan nakasaad na ipinoproseso na ang pagtanggal kay Lee sa listahan ng most wanted sa bansa. Paglilinaw naman ni PNP Spokesperson Police Chief Superintendent Ruben Sindak, hindi natanggal si Lee sa most wanted list ng PNP. Kung nadilis man daw siya, sa CIDG level lang ito. Ipinoproseso pa lang sa PNP ang pagdilis ng maaresto si Lee sa Maynila. CIDG is not the whole PNP. Right? So, it is a step to processing. So, tinanggal siya sa CIDG, pinoprocess ngayon sa PNP level. So, hindi lang umabot ka SILG kasi sa PNP level, hindi pa tapos, nahuli na siya. Sabi naman ni PNP Chief Alan Purisima, hindi niya alam na nag-file ng petisyon sa Supreme Court ang Pag-ibig para iapila ang quashal ng warrant of arrest ni Lee. Hindi naman itinanggi ni Purisima na tumawag sa kanya si Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali nung gabing maaresto si Lee. Pero hindi raw ito para pwersahin ng PNP na pakawalan ang real estate magnate, kundi para raw magtanong tungkol sa visa ng warrant of arrest. Ang tinawag lang sa atin is kung tanong niya is kung effective pa yung warrant. At ang sagot natin, effective pa. Nauna na rin sinabi ni Governor Umali na tumawag siya kay Purisima tungkol sa warrant dahil kaibigan niya ang tagapagsalita ni Lee na si Attorney Gilbert Repizo. Sa gitna ng mga akusasyong ibinabato kay Lee, matatag pa rin daw ang paniniwala sa kanya ng kanyang mga taga-suporta. Isa na rito si Jovi na pinag-aral ni Lee matapos maaksidente ang kanyang mga magulang sa condominium project ng Globe Asiatic sa Mandaluyong. Napakabuti niya pong tao. Tinulungan niya po kami magkakapatid na makapag-aral ng makapagtapos. Kasama ni Jovi na nag-abang sa harap ng Court of Appeals ang mga empleyado, sales agent at iba pang natulungan umano ni Lee. Mula Court of Appeals, ibinalik sa Pampanga Provincial Jail si Lee. Binatikos naman ang abogado nito ang ilang miyembro ng media na nagsasabi raw na may special treatment sa kanyang kliyente. Kasalanan ba niya kung pinaayos ng gobyerno ng Pampanga? May mga media practitioner making it malicious. I mean, if you're the one incarcerated, it's the same thing. It should be the same thing. Leah Manyalak, Del Castillo, GMA News.